If you happen to have quite a lot of money, like for example, 15 million, no, siguro masyadong malaki na yan para sa, sigurado naman akong maliit pa rin yan para sa iba dito, pero sa mas nakararami, sobrang laki na yung 15 million, no? And if you are a parent, would you just easily give that to your 5-year-old son or daughter? Sasabihin mo siguro, oh, pamana mo yan, ayan. I'll give it in an attache case or a luggage, tapos ibibigay mo sa kanya, tapos sasabihin mo, yakapin mong mabuti yan, yan ang buhay mo, and make sure na hindi kukunin yan ng ibang tao. And we're talking of a 5-year-old child here. Is that reasonable thing to do? Sorry, anong ilang taon na po, Father? 5 years old. Oh, of course not. That's too irrational, no? Hindi magandang gawin yan, Father. Kahit na yun yung pamana niya. Kahit na kunwari, bilang na ang araw mo at kailangan mo nang ipamana ang dapat mong ipamana, hindi mo pa rin gagawin yan. Why? Because you know that that money can actually bring harm sa kanya. Hindi niya alam anong gagawin yan. Worse, baka kainin niya lang or whatever. We don't know of a 5-year-old ano ang gagawin niya doon. But we know na hindi pa siya ready. No? We know that it's a blessing coming from you to your child na 5-year-old. Pero alam natin hindi pa siya ready na tanggapin yan. Just like God, when He gives us His blessing, appropriated po yun. Ibig sabihin na ibibigay niya yung kaya lang muna nating tanggapin. Now, I'm sharing this in the context of our reflection for Lent. Kasi noong unang, anong nakaraang linggo, we have been presented with a problem. May problema po. Can you still remember our problem last week? In fact, yun po ang kauna-unahang problema na nag-exist sa mundo. Ano po kaya yun? Naalala niyo po yung first reading natin last week? Just shout out loud kung ng isang salita, just to remind me na alam niyo yung reading natin last week. Ano po yun? Hala, nakalimutan. Ayan. Adam and Eve. Ah, yes, yes, we remember, Father. Yun yung first, yung instance that they have eaten the fruit. At ano yung pangalan ng prutas? Ay, meron talagang sumagot sa likod. Mukhang narinig ko. Mansanas. Sa lahat po ng mga detalye ng unang pagkakasala, yun po ang pwede nyo nang kalimutan. Kasi hindi po significant yun at wala po sa Biblia yun. Hindi po mansanas ang kanilang kinain. No? Yung pangalan ng prutas na sobrang haba ay, na kanina sa misa ko sa Tagalog, sabi ko, hindi ko masasabi sa inyo sa Tagalog yung pangalan ng prutas, pwedeng English na lang. Ang hirap kasing i-memorize sa Tagalog. Sa English, the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Now, naalala natin na yung prutas na yon magbibigay ng knowledge kay Adam and Eve. But most importantly, that will be the symbol para mabigyan sila ng choice to follow God or not. And alam natin ang kwento, hindi sila sumunod sa Diyos. Kung kayo po ba ang nasa kwento, magiging best option po ba kayo? Susunod ba kayo? Kasi inonominate ko kayo. Would you be able to change the story kung kayo po ang nandoon sa instance na yon? Will you be able to follow the Lord and resist Satan of saying, eat this fruit?
Kung meron po tayo, yun po kasi dapat ang assignment natin last week. No? We should have reflected on our sins, our own disobedience, at kung paano po yung hindi pagsunod natin sa Diyos nakasira sa multiple levels of relationship. Sa paanong paraan? Una, na nasira ang relasyon natin at Diyos. Ikalawa, na sa hindi natin pagsunod sa Kanya, nasira ang relasyon natin sa bawat isa. At dahil sa hindi natin pagsunod sa Kanya, nasira ang relasyon natin at ang environment, ang mundo, earth. Na dahil sa hindi natin pagsunod sa Kanya, nasira ang relasyon natin sa ating mga sarili. Ang tingin na natin ngayon sa ating mga sarili ay nakakahiya. No? Hindi, wala kang maipagmamalaki. No, maliit ang tingin mo sa iyong sarili. Na wala kang maibibigay sa mundo. Bumaba ang self-esteem mo. Those things na nakasira sa relasyon na nagbubunga ngayon ng kasalanan. And so what happened? God will not allow that to happen. Na parating magiging ganun. Kaya nangako ang Diyos na magpapadala siya ng solusyon. Pero, sabi niya, hindi na enough, no? Na magpapadala lang ako ng solusyon. Dapat ako na mismo ang bababa sa kanila. Kung lumayo sila sa akin, ako na mismo ang hahabol sa kanila. But the people of God was not ready. Kaya, dahan-dahan niyang ginawa yun. Nagsimula muna sa mga patriarka based on what we have heard on our first reading. Ayun, may pangako. Kanino? Kay Abraham. Na kapag bumalik tayo sa Diyos, magkakaroon tayo ng sobra-sobrang biyaya. Bumalik ba talaga tayo sa Diyos? Nagpadala ang Diyos ng mga propeta, pinatay lang ang mga propeta. Hindi pinakinggan. Pero dinahandahan tayo ng Diyos hanggang sa napili niya ang isang panahon kung saan siya mismo ang bababa at ipanganganak siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun po ang sagot. Jesus Christ is the answer. May epekto po ba yun sa atin? Yun ang tanong. Father, napaka-cheesy naman yung sagot mo. Tanggap niyo po ba na si Kristo ang sagot sa lahat ng ating mga problema? Opo, sa utak, sa puso, ewan. You see, my brothers and sisters, katulad tayo nung 5 years old na sinasabi ko, na maaring ibigay sa atin ng Diyos ang buong sagot, ngunit hindi pa rin natin ito mauunawaan. Kaya, ang simbahan, binibigyan tayo ng pagkakataon upang magnilay sa sagot ng Diyos. Dahil hindi enough na umupo lang po tayo dito at hindi natin alam kung anong nangyayari. Ano ang significance nito sa ating buhay? Lalo pa sa pagninilay natin ngayon sa ating Lent. Ikalawang linggo na po tayo. Kung napagnilayan natin noong nakaraang linggo, na makasalanan tayo, na yung kasalanan natin nagbunga ng pagkakahati-hati ng mga relasyon. Ngayon ang tanong, may solusyon ang Diyos. Si Kristo. Gusto ng Diyos na pumasok sa ating buhay. Handa ba tayong tanggapin siya? Kasi siya ang magdadala ng ipinangako kay Abraham na biyaya,
Siya ang magsasakatuparan ng mga nasabi ni Moises at Elijah. Handa ba tayong tanggapin si Kristo? Nangangatok po si Kristo sa ating pintuan ng ating puso at sinasabi, Anak, baka handa ka nang papasukin ako. Are we really ready to receive Jesus sa ating buhay? Yun po ang assignment natin ngayong second week. Pag ninalayan natin, anong bahagi ng ating buhay na hindi nakakapasok si Kristo? At bakit hindi siya nakakapasok? Ano ang mga balakid? If we truly know that the solution to the problem is Jesus Christ, then why do we not fully invite Him in our life? Bakit hindi po natin siya napapapasok sa buhay natin? Ay, Father, hindi po pala enough na nagsisimba lang? Para saan po yung pagsisimba? Show. Pakitang tao. Nabanggit na po ito sa nakaraang linggo, nakaraang buwan, hindi na naisin ng Diyos na ang pagkikipag-ugnayan natin sa Kanya ay mananatiling obligasyon o pakitang tao. Bakit? Dahil sabi niya, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit po tayo nagkakaroon ng mga problema sa buhay? Dahil hindi natin hinahayaan ang Diyos na manghimasok sa buhay natin. At tulungan tayo. Isipin nyo nga, ang isang recent decision na ginawa nyo ngayon, na hindi kayo natuwa. Opo, think actively. Isang desisyon recently sa buhay ninyo na hindi kayo natuwa sa ginawa nyo. Kinonsulta nyo ba ang Diyos nun sa desisyon na yan? Obviously, the answer is no. Hindi. Na kung si Kristo ang ipinangako na tunay na magbibigay sa atin ng magandang buhay. Buhay na ipinangako mula pa sa simula kay Abraham, Moses, at Elijah. Bakit hindi natin ito pinipili? Yun po ang tanong. Bakit? Dahil naniniwala po ako sa inyo, mas marami dito ang naniniwala sa Diyos, marami ang regular nang nagsisimba. Pero, na-notice nyo sa sarili nyo na paulit-ulit pa rin. Anong ibig kong sabihin? Na meron ka pa rin ginagawang habitual action, habitual sin na hindi mo matanggal sa sarili mo. May paulit-ulit tayong ginagawang kasalanan na hindi na matanggal-tanggal sa sistema natin. Bakit kaya? May tinatago kang sekreto na hindi mo nasasabi sa kahit sino, na kung sana'y nasabi mo, gagaling kang lalo. Bakit hindi mo kaya? Ano ang balakid? Ano ang hindrance? Yun po ang pagninilayan natin ngayong linggo. Ito po ang aking paanyaya sa atin, no? Kasi ito po ay Lent. Ibig sabihin, natunay tayong nagninilay sa kung ano ang gusto ng simbahan na pagnilayan natin na makakatulong upang higit nating makilala ang ating mga sarili. Kapatid, hindi natin kaya. Napatunayan na sa una nating pagninilay last week na kung pababayaan ang tao sa kanyang kagustuhan, papunta lang po tayo sa higit na kadiliman. Kailan ka susuko sa Diyos
at sasabihin mo na, Lord, hindi ko kaya. Kahit na gaano pa ako magmagaling, hindi ko kaya. I'm just a fake person. Sa mata ng iba, matapang ako, pero sa loob-loob, sugatan, insecure, nauunawaan yun ng Diyos. Baka panahon na po ngayon na tunay na buksan ang ating puso at papasukin ang tunay na tagapagligtas, tunay na magdadala sa atin ng kagalingan. Amen.